Shoutout nga pala kay Hansel Forte. So siya yung isa sa nagtanong sa atin kung ano nga ba talaga yung feeling na nakasuot ng face shield. Medyo mahirap huminga dito. Negative. Ayan, so ngayon, ito yung una nating susuotin, itong surgical mask. Tapos ito, yung ating face shield. Ang kala kong maririnig di pa ako, pero hindi po ako si Cobra Commander. Ayan, susuot ko na yung ating face shield, plus yung ating surgical mask. Ang init. Nagpapawisan kagad ako dito sa loob. Hindi pa ako nakakaalis ng bahay. Gago! Abot kaya tayo na mauwan ito. So yung suot-suot ko, update ko lang kayo. Surgical mask lang tayo ngayon. And then, yung ating face shield, suot-suot pa din natin. Medyo may namumuong ano na, moist dito sa aking face shield. Konti pa lang naman. Ayan. So, meron siyang kaagad na namuong moist, no? Kung makikita nyo yan, medyo naging oily na siya. Pero sa labas, parang okay pa din. Pupunasan ko muna. So sa mga hindi po pala nakakaalam, sabihin ko na lang din ulit. Ako po ay isang nurse. Isa po akong nurse sa government hospital. So, sumusunod lang din tayo sa mga gusto ng IATF. So ngayon, trinay natin na gawa ng video itong ride natin na nakasuot ng face shield. Para at least, mapakita natin kung ano nga ba yung feeling. Mapakita natin sa kanila. So nakaka 1 kilometer pa lang ako. Pero hingal na ako. Okay naman yung face shield. Solid kasi siya. So yung tama nung hangin. Maayos naman. Pero yung nakamask ka na kasi. Plus, kaya mo pa ng face shield. Yun yung nakakahingal. Papunta na tayo ng hulo ngayon. Yung hangin, sarap. Ang lamig. So yung takbo natin ngayon, pababa naman kasi. 28 kilometers. Yun yung kagandahan na meron tayong cyclometer eh. Diba? Yun yung advantage. So sa mga nakikita ko ngayon, dito sa kalsada sa amin sa Mandaluyong, wala naman sigurong naninita sa mga bikers na hindi naka-face shield. And thank you na din sa mayor ng Pasig and sa mayor ng Baguio sa mabilis nilang pagtugon sa panawagan ng mga siklista na i-exempt nila yung mga siklista sa pagsuot ng face shield. Good job. Swerte ng mga constituents nyo dyan. Dito na tayo sa ulo. Try natin. Paahon kasi itong ano, bridge eh. So, sana kayanin natin ng nakamask at naka-face shield. Yung takbo natin 17 kilometers, no? Ayan. Nagmumoy siya lalo. Pagka humihinga.
natin to. So pag-akit natin ng Makati Mandaluyong Bridge, ito na siya. Sana makita sa video. Sobrang moist na siya. Pero yung labas niya, hindi. So siguro parang dalawang wall ng plastic to. Sobra. Grabe. Sobra. Sobrang iningal ako. So andito tayo ngayon sa may Makati Mandaluyong Bridge. Ayan. Sobrang dumi ng ano, ilog ngayon. Kasi nga umulan. Ilang araw na umuulan. Ayan. Go tayo. Tapos tuloy-tuloy lang natin. So far ako pa lang nakaano eh. Nakita ko naka-face shield. Wala pa akong ibang nakita naka-face shield. Ayan. So, dito tayo sa may kahabaan ng Buendia. And so far okay naman yung pakiramdam natin ngayon na suot-suot natin itong face shield plus naka-mask tayo na surgical mask. Yung panahon kasi ngayon medyo malamig. Pero andun pa rin yung hingal eh. Medyo nakakahingal pa rin talaga siya. And then, meron part kapag humihinga ka ng malakas dahil nga siguro kinakapos ka na sa oxygen, eh, nagkikreate siya ng moist. Kung saan, nagkikreate naman ito na parang blind spot sa face shield natin. So, parang hindi natin masyadong naaninag yung talagang pupuntahan natin. Pero sobrang liit lang naman. Pero yun nga, hindi dapat ganun eh. Kasi dapat sa pagda-drive, walang sagabal, di ba? So, andito ako ngayon sa may Buendia. Medyo mahaba-haba ito. And siguro titignan na lang natin ulit mga susunod na mangyayari pagdating natin doon. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sa may LRT station. And update lang, suot ko pa rin yung mask saka yung face shield. Hindi ko lang mapakita eh. Magtiwala na lang kayo. Dito na tayo sa may Makapagal Avenue. Ayan. And tatry natin yung dalawang mask na dala-dala natin pagdating natin doon sa MOA. Siguro dahil maulan kaya kakaunti yung nagbike ngayon. Kasi usually ganitong oras, lalo na pag Sunday, jam pack dito. Pero yan oh, kakaunti. Wala, halos mga siklista ngayon. Kakaunti. So yung hingal ko pagdating dito, parang okay naman. Hindi ko lang sigurado kung dahil sa weather, nakatulong din yung lamig ng panahon. Few moments later. Init, grabe. Sobrang init. So ano to? 30 degrees Celsius ngayon. Napala mainit na. Dito tayo sa bike lane. Ay, nakabantay na aso.
Yan ang Manila Bay. Yan, magdating natin doon sa may 7-Eleven. Bigla akong tubig. Pero so far, siguro 3 months. Sa 3 months ko na nagbabike, nakita ko din yung improvement. Kasi katulad ngayon, wala talaga akong baong tubig. Yan o. Walang laman yan. Tumbler lang talaga yan. So, ayun. Ano nga, bibili tayo ng water. Para at least makapag-ikot tayo dito. Tuloy-tuloy na. Daming mga bata. Ayan. Kita nyo naman. Moist na moist. Pero dito, wale. Kasi tsura ko. Agad. Kita ko sa inyo. Walang laman na tubig yan. Ayan. So, bibili muna tayo ngayon ng tubig. Tapos, test naman natin yung dalawang mask na dala-dala natin. So, andito tayo ngayon sa may Mall of Asia. Dito sa may, ano, Baywalk. So, ayan yung Mall of Asia. So, ayun, sinuot ko na yung aking washable na mask. Ito. Ito ko sa inyo. So, ayan. So, ito naman yung gagamitin natin ngayon. Try natin dito. Papaikot-ikot lang tayo dito habang nandito tayo sa may MOA. Itatry natin siya. Pero so far, pag humihinga kasi ako, parang vacuum eh. Inihigop niya, papasok yung ano, yung mask. So medyo mahirap magsalita. Ayun, mahala na. Ganda ng bike ni mama. Takbo natin 15 kilometers per page. Tayo. So far, yung moist lang kanina, yung nakita nating problem. Morning, sir. Ayun. Ilang naman yung mga nakita natin. Dito na tayo sa Mall of Asia. Ayun yung mga tent na to. Ganda, oh. Machi. Ayun, no, baby, oh. May Santa Claus. Ganda. Mukhang may paskuhan dito ah. Andito pa rin pala yung malaking barko. Ayan, iikot lang tayo na iikot dito sa Mall of Asia. Habang nakamask, suot-suot natin itong face shield. So far, itong face shield na siguro yung pinakamaganda na may re-recommend ko. Hindi siya hinahangin dahil nga made of solid material siya na plastic. Hindi katulad ng isang face shield na light material. Itong ginagamit natin ngayon, medyo ano siya, parang vacuum. Pa nagsasalita ako, although maluwag yung paghinga, pero napipigilan niya yung pagsasalita ako. So yung nakikita natin. Morning, mga sir. Dito na tayo sa may microtel. Ikot lang tayo dito.
yung Conrad Hotel. Daanan na rin natin itong simbahan para magpasalamat tayo. Ganda ng simbahan, no? Anong channel lang ka? Ha? Anong channel lang? Tara, biyahe tayo. Ano po? Tara, biyahe tayo. Gusto nyo sticker? Shout out sa Remy. Remy? Oh, sir. Shout out sa Wild Dogs. Okay. Salamat po. Sige, ingat, ingat. Ride safe. So mukhang pauwi na yung dalawa nating kabiyaheros. Ride safe sa inyo. So dahil nandito na din naman na tayo, try na natin na mag-laps dito sa MOA. Sakto lang na makakayanan ang speed natin. So suot-suot pa rin natin itong ating mask and yung ating face shield. Ganda talaga dito sa MOA. Sobrang recommended to para sa mga newbies. So mamaya pag-uwin natin yung pinakamanipis na yung gagamitin natin. Ang hirap huminga. To be honest, napakahirap huminga. Nakadepende pa sa face mask na ginagamit. Ngayon, dito tayo sa may tapat itong Ferris wheel. Naririnig nyo ba yan? Hindi pa tayo tumatakbo ng mabilis na. Pero hingal is real. Saka yung moist, oh. Nagmo-moist talaga siya. Natin 18.7 kilometers per hour. Go. Bike lane. Iabot. Shoutout kay kuya. Grabe. Ang hirap pala nitong pangalawang mask. Medyo mahirap huminga dito. Negative to. Try na natin yung isa. Ang hirap. Sir, morning po. Yan, mga nagbabike. So ito yung ginagamit natin face shield. Nakikita nyo ba yan? Moist na yan. So far, kung talagang itutuloy nila yung plano ng IATF na i-require yung mga siklista ng pagsusuot ng face shield. Sa mga cyclist natin dyan, ito lang yung may i-recommend ko. Ayan, ganito yung itsura niya. So meron na rin siyang gradient para ka na ding naka-shades eh. Yun nga lang, ingat-ingat na lang din kasi nagmo-moist siya dito sa may bandang taas. Dyan. Nagkakaroon siya dyan ng moist.
Siguro dahil na din sa pawis natin, pagbuga natin ng hininga natin. Kaya ganun. Pero so far, ayan oh. Maganda siya suotin. Talagang i-re-require nila tayo. Wala tayong magagawa dun eh. Pero sana sa government natin, pag-aralan nyo pong mabuti. Ako, bilang kawanin ng gobyerno, isa pa akong nurse. Nagtatrabaho ako sa government hospital. Napakahirap. Napakahirap po na nakasuot na face shield, sa totoo lang. Tapos nakamask pa tayo. Nagigets ko naman kung bakit natin nire-require yun. Dahil nga sa tumataas pa rin na numbers ng COVID dito sa ating bansa. So katulad ng ginagawa natin ngayon, pagbibisikleta natin, kailangan natin ng hangin. And isa sa mga nakikita ko dito is yung tinatawag natin na hypoxia. Para sa mga hindi po nakakaalam, yung hypoxia, ito yung kulang tayo sa oxygen na kailangan ng katawan natin or ng parts ng katawan natin. So yung level ng oxygen na required or kailangan ng katawan natin eh hindi sapat. So nagkakaroon ng hypoxia. So pwedeng magkaroon tayo ng increased heart rate. Pwede rin bumilis yung paghinga natin. So kapag insufficient yung oxygen na nakukuha natin, kakaunti din yung pumupunta sa brain natin. And it may cause death, no? So napaka-selan nung usapin na katulad nito. So yung last na gagamitin natin ng mask para dito sa video natin ay itong pinakamanipis. Sa panahon ngayon, kung ako yung tatanungin nyo bilang isang nurse na gumagamit ng ganitong tube mask, hindi ko siya i-re-recommend. Dahil unang-una, virus yung kalaban natin, COVID virus. And wala siyang protection. Sobrang nipis niya. Hindi katulad ng mga surgical mask or nung kaninang pinakita ko sa inyo na washable mask. Kasi at least yon meron siyang layers eh. Pero ito, tela lang talaga siya. Pero dahil nga ginagawa natin itong video na to, parang experimenta din. So, gagamitin natin siya plus itong ating face shield. So ito yung ating third mask, yung pinakamanipis, pero hindi ko nire-recommend gaano dahil nga panahon ngayon ng COVID. Pero kung solo ka lang naman katulad ko, pwede mo siyang gamitin. Pero kung madami kayo na nagra-ride, para safe lang din naman, wala namang masama, gumamit kayo ng talagang surgical mask. So kung ngayon, so far maayos yung paghinga. Siyempre, expected na natin yun. Kasi nga siya yung pinakamanipis. Mas maayos siya. And itong face shield, nakakatulong siya. Para kanda din naka-shades. Nakakatawa. So, try natin habulin yung oras. 24, 26... 5 4 3. Ah, mali. Ayaw nga, but ngayon, mas okay yung feeling ko. To be honest, mas nakakahinga ako maluwag. Nakakapagsalita ako na maayos. Yun. Saka, parang mas ganada ako magbike nung ito na yung gamit ko. Oras pala natin ngayon, nasa alas 10 na. Mas maganda yung flow ng oxygen sa katawan ko nung sinuot ko na itong tube mask. So, ito mga sinasabi ko dito sa ating vlog, ito ay based sa na-experience ko ngayon. So, kung meron kayo ibang suggestions, comment lang yan sa baba ng ating video. And then, patry natin na basahin yung mga comment nyo. Ayun nga, tulad ng sabi ko, depende, unang-una, depende sa mask na gagamitin mo. Kung ang ka mas komportable, yun yung gamitin mo. So, kung solo rider ka lang naman, tulad ko ngayon, pwede mong gamitin
itong ating tube mask. Okay? So, kung may kasama ka, and halimbawa, madalas kayong dikitan, mga ganyan, para makasigurado lang din, gamitin mo yung surgical mask. Pero hindi ko lang may re-recommend yung washable mask na pangalawang ginamit natin. Kasi hirap, nahirap talaga ako dun. Hirap huminga, hirap magsalita, mga ganong feeling. So para sa akin, yung pinaka-recommended ko, kung ikaw ay isang solo rider, tamang padya ka lang naman, 20-20, mga ganon, pwede mong gamitin yung tube mask. Sobrang recommended. Tapos, ito, pansin ko din, ayan o, kahit huminga ako ng malalim, hindi siya nagbo-moist. Ayun. So, at least meron lang tayong comparison between dun sa tatlo nating ginamit na mask. So, ayun lang guys. Dito na natin tatapusin itong ating video. And ang nanalo, syempre si Tube Mask, para dito sa ating maire-recommend naka-partner nitong ating face shield. Like, share, subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video natin. And i-share nyo na rin ito sa mga newbies, lalo na sa mga baguhan dyan na mahilig sa pagbabike. And huwag na huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Once again, this is RJ. Ride safe, mga kabieros. 1 Yesterday, to the blue sky, and all that I can see, just under the lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue sky, and all that I can see, just under the lemon tree. Woohoo!